Ang inyo pong napapanood ay ang live satellite image ng Typhoon Karina mula sa professional weather app na Windy. Nakatakda po nga mag-landfall sa Taiwan ngayong hapon o gabi ang bagyong ito na ayon sa pag-asa ay nagpapahina na po sa mga ulan at hangin na dala nito dito sa Pilipinas. Pero bago po yan, halos walang tigil ang pag-ulang nararanasan sa Metro Manila at mga karatig na probinsya. Ang resulta, kabi-kabila po na pagbaha. Pagbabalita, si Hannibal Talete. Tila naging ilog na may naglutangang mga basura ang bahaging ito ng G. Araneta Avenue sa Quezon City. Bumaha sa lugar dahil sa halos magdamag na ulan. Pahirapan ang mga sasakyan na makaakyat sa rampa patungong Skyway. Sa ilang bahagi naman na patungong Del Monte Avenue, umabot ng hanggang dibdib ang tubig. Sa Florentino Street, nalubog sa baha ang taxi na ito na nakaparada sa gilid ng kalsada. Ang residenteng si Irene nga, bit-bit pa ang sanggol matapos lumikas dahil sa lampas tao na raw ang baha sa kanilang lugar. Hindi lang po isang beses, maraming beses po dito bumabaha. Basta pag may bagyo, kahit minsan kahit walang bagyo, basta malakas po ang ulan, mabilis po bumaha. Ang grupo namang ito, itinawid ang imahen ng Nazareno dahil baha na raw sa kanilang lugar. Mabagal ang pagtawid ng mga sasakyan sa EDSA Show Tunnel dahil sa baha. Kaya ang pila ng mga sasakyan halos umabot na ng hanggang Guadalupe. Tumirik naman ang van na ito matapos lusungin ang hanggang bewang na baha sa Ortigas Avenue patungong San Juan. Pati ibang motorista, nahirapang makadaan. Nagtulong-tulong ang Bureau of Fire Protection na alisin ang mga nakabara sa drainage. Kaya unti-unting humupa ang baha. Malakas naman ang agos ng tubig sa kalsadang ito sa likod ng isang malaking mall sa Fairview sa Quezon City. Kaya ang ilang motorista stranded dahil hindi makatawid. Sa Odelco Novaliches, nagkasana ng rescue operation sa ilang residente. Umabot na kasi hanggang dibdib ang tubig kaninang umaga. Rumaragas ang baha rin ang naranasan sa relocation sa Mundalban, Rizal. Hindi tuloy makalikas ang ilang residente. Umapaw naman ang Marilao River. Kaya ang kalsada patungong Palengke, hindi na madaanan. Hindi bababa sa siyam na barangay sa Marilao ang binaha. Wala nang pasok sa lahat ng klase sa Bulacan ngayong araw dahil sa masamang panahon. Sa Laguna naman, nagmistulang ilog ang pagragasan ng tubig baha sa bahagi ito ng isang subdivision sa barangay San Antonio, San Pedro. Ayon sa mga otoridad, naipon daw ang baha dulot ng ilang araw na pag-uulan. At nang hindi na kinaya ng pader, bigla na lang itong gumuho kasabay ng pag-agos ng baha. Kaya natangay ang ilang nakaparadang sasakyan sa kalsada. Gumamit na ng bangka ang mga rescuer, mailikas lang ang mga natrap na residente. Ayon sa barangay DRRMO ng San Antonio, nasa 10 pamilya ang nailikas nila. Habang ilan ay nanatili na lang sa ikalawang palapag ng kani-kanilang mga bahay. Okay, ang sinisisi ng mga nakatira ng mga residente roon, yung pagtayo ng warehouse doon sa kabila. Nakita nga ako nga kanina, inikot ko, nakita ko talaga yung dating tinuturo nilang dinadaanan ng tubig na tinambakan na ng mga debris. Kaya yung tubig, sabi ng tubig, buwan na ng ibang dadaanan. Ayon naman sa Department of Social Welfare and Development, may nakahandang 2 milyong family food packs sa mga warehouses sa iba't ibang panig ng bansa para sa mga mabibiktima ng pagbaha. Target din ng DSWD na mailabas ngayong taon ang ready-to-eat boxes para sa mga evacuees na maapektuhan ng kalamidad. Nakikipag-ugnayan na raw ang DSWD sa DOST. Ito ay tinest natin kung gaano katagal pwedeng ma-store bago kainin at yung iba dyan ay 6 na buwan o 1 taon nga. Ito ay sa pamamagitan ng tamang packaging at pagluluto. Ako si Hannibal Talete para sa 1PH.